So, ito naman po mga ka-jack of all trades, tayo po magko-convert ngayon ng automatic washing machine to manual. So ito po ay Samsung brand. So ang model niyo po ay WA70H4000SG. Yan, ito po yung kanyang modelo. So ito po ang ating i-convert ngayon sa manual. So ito na po mga ka-jack of all trades yung ating i-convert na Samsung. So ito po yung Samsung. May mga nagre-request po na Samsung naman ang ating i-convert. So ito po yung Samsung, convert po natin siya. 7 kilo po siya, yan. 7 kilo. At ito po yung mga gagamitin natin. Ang gagamitin po natin timer ay 6 wire timer. So 6 wire timer ang gagamitin natin, at kailangan natin ang dalawang toggle switch. Yan, dalawang toggle switch. Yan. At may nagtanong din po sa akin na kung yung toggle switch daw ay maaaring pasukin ng tubig. Opo, pwede pong pasukin ng tubig yan. So experience ko po yan, pinasok talaga ng tubig. So ang nangyari, sa halip na mag-washing ako, nag-i-spin siya. So ang mas maganda pong gamitin nyo ay katulad nito na may rubber. Itong rubber na ito, yan, para hindi po diretsong papasok sa loob yung tubig, kasi may rubber po siya. Makakabili po kayo nito. Medyo mahal nga lang po ito kaysa dito sa isa na ordinary, walang cover. Yan. So gagamit din po tayo ng relay. Ito, 220 volts na relay. Yan. Para sa ating solenoid valve, at ito po yung sensor ng tubig na gagamitin po natin. Itong sensor ng tubig pong ito, meron po dyang adjustan ito sa ilalim. Adjustan ang level ng tubig. Kung pwede nyo pong i-adjust yung tubig kung saan nyo po gusto. Yan. Halimbawa, nasa maximum na kayo pero mababa pa rin yung tubig nyo, pwede nyo adjustin dito. So, screwdriver lang po gamitin nyo, ng Phillips screwdriver. Yan. At yung ating spin timer ay ito pa rin yung dati na dalawang wire lang naman siya sa mga screw ito. At ito, binutasan ko na po ito ng taas yung paglalagyan natin. So yan, may mga butas na po yan para sa ilaw, para sa dalawang toggle switch, para ito naman sa level ng tubig, para sa wash, and para sa spin. Ayan. So, ganyan lang po ang sequence na ating gagawin. At tinanggal ko na rin po yung wirings niya, yung sa automatic niya. At ito na lang pong ito ay galing sa motor. At itong isa, black, ito po yung drain motor. Galing sa drain motor yan. So, yan. Apat lang naman po yung gagamitin natin. So, ito na po yung ating wirings ng ating washing machine na conversion. So, ito po yung ating outlet. Ito yung dito nang galing yung ating source ng power, ng ating power supply. So, ito na yung outlet na. Yung pula ay itong ating puti at saka itim. Tapos, ito naman yung ating galing sa ilalim, galing doon sa ating motor. So, itong tatlo, ito yung galing dun sa ating motor. At dito sa blue at saka sa red, dito nakatakid yung ating capacitor. At itong dilaw, ito yung ating common niya. So, yung isang linya ng ating drain motor, nakakonek yan dito sa kulay dilaw. Sa kulay dilaw, yan. Tapos, ito na rin yung common ng ating motor. So, bali, itong tatlo ito galing to sa motor, ito yung drain motor. So, ito drain motor. So, ayan. Tapos, ito yung ating wash timer.
at spin timer. At ito yung ating toggle switch. Ito yung selector para sa wash, spin, at saka spin. Ito yung spin. Ito sa wash at saka sa spin. At ito naman, ito yung selector ng yung soft and normal wash, or pwede natin sabihin na short wash at long wash. Ito, long wash. At ito naman yung ating mga light indicator. Ito yung ating mga light indicator. So ngayon, simulan na po natin. Ngayon, una natin kunin ay yung ating line 1 and line 2. So dito, ang pipiliin natin ay yung puti ay line 1. At saka yung itim, gawin natin line 2. So, yung line 1 natin, diretso po kagad yan dito sa ating toggle switch. Ayan, dito sa ating toggle switch. Diretso kagad yan. So, ayan. Saka diretso na kagad yung ating line 1 dito sa ating sa center ng toggle switch sa gitna. Pagkatapos nitong puti, ito naman sa ating wash motor or wash timer, yung ating timer ng wash. So ito, meron ditong kulay gray at saka kulay brown. So itong kulay gray at kulay brown na to, ito yung switch nya. So itong switch nya, ilalagay natin yung itong isa dito sa lagay natin dito sa kabila, opposite natin ilalagay sa opposite itong isang wire. Itong yung unang wire, itong kulay brown, lagay natin dito sa opposite niya. Yan. Tapos itong kulay gray ilalagay natin dun sa gitna ng isang ating yung isang dinagdag natin na toggle switch dito sa ilalim. Itong kulay gray. Yan. Yan. Katapos, itong kabilang dulo ng ating wash timer na 6 pin o 6 wire, itong dalawang ito, yung kulay blue at saka kulay yung orange, doon sa magkabilang dulo nitong ating toggle switch, doon natin siya ilalagay. Sa magkabilang dulo ng ating toggle switch, yung pangalawang toggle switch natin, so, doon natin siya ilalagay. So dito yung, itong dalawang ito, yung ating short wash at saka long wash or soft or normal wash. Yun yan. So, lalagay natin ito dito. Magkabila. Yung kulay blue, dito sa kabila. Yan. So, tapos, itong ating dalawang wire, ito naman yung ating, yung dilaw at saka pula, ito naman yung reverse, forward and reverse. Ganun, forward and reverse. So, ito, ikukunik natin dito sa ating wire nung galing sa ilalim. Sa ilalim, yung galing sa motor. So, yung dilaw dito sa ating galing sa motor, ito yung common. At itong red at saka itong blue, ito yung forward and reverse. So ngayon, ito ikakabit natin siya dito. Ayan, itong pula sa pula. Tapos itong blue dito sa dilaw. Ayan, dito sa dilaw. Ngayon, matapos na tayo sa connection natin ng ating wash timer. I-connection naman natin itong ating spin timer.
Itong spin timer, yung isang wire nito ay i-connect natin doon sa opposite ano, sa kabila naman side ng ating yan, toggle switch selector para sa wash at saka sa spin. Doon natin i-connect yung isa. Pero isasama natin yung ating drain motor, yung galing sa ilalim sa makina, sa ilalim. Isama natin dito para pag select natin ng spin timer, mag-on din yung ating drain motor sa ilalim. So, isabay na natin siya dito. Ayan. Tapos itong isang wire ng ating spin, yung isang wire niya nilagay natin sa toggle switch kasama yung drain motor, yung isang wire ng drain motor. Ngayon, yung isang wire na nanggaling sa spin ay i-connect naman natin dito sa ating wire na nanggaling dun sa baba, dun sa motor niya. So, dito natin siya ikakabit dito sa kulay blue. O, blue na nanggaling doon sa motor. Dito natin siya ikakabit. Tapos itong mga tapos na tayo dito sa spin timer. Itong dalawang ilaw. Itong dalawang ilaw na to sa ating indicator ng ating wash timer at saka spin timer. Yung ating mga kulay itim, yung isang linya ay ipagsama natin siya. Yan. Tapos i-connect natin siya dito sa ating line 2. So, ito yung magiging line 2 natin. Ito. Yan. So, yan. Itong kulay dilaw na to, ito yung magiging line 2 natin. At saka itong black, ito yung line 2 din natin. Yan. So, yung dalawang linya ng ating light indicator, pagsama natin dito sa ating line 2. Yan. So, yan na. Magkasama na siya. At itong dalawang tig-isang linya, ikakabit uli natin to dun sa ating toggle switch. Yun. So, tanggalin uli natin to. Ito yung sa spin timer. Isama natin tong isang linya ng ating sama natin to para sa sa light indicator niya. Tapos balik na natin siya. Balik. So ito namang isa, connect din natin ito doon sa kabila sa ating wash timer. Yan. Tanggalin din natin ito. Tapos connect yan, isama natin. Yan. So ito, tapos na tayo sa ating wirings niya. So may naiwan dito, itong ating light indicator para sa ating sensor ng tubig. So ito na yung ating collection niyan. Ngayon naman, i-connection naman natin yung papunta sa ating water level.
or water sensor. Gagamit tayo nitong ating relay. Yan. At ito na yung ating water pressure switch. At ito yung ating solenoid valve. So, lalagyan natin siya ng wire. So, ito. Ito yung wire para sa ating water pressure switch. At ito naman ang wire para sa ating yung solenoid valve. So, solenoid valve. Ngayon, kukuha naman tayo ng power niya o line 1, line 2 dito. Lagyan natin ng wire. Ngayon, ito naman ating light indicator. Lagyan natin ng dugsungan natin yung ating light indicator. So. Ayan. Ayan, ilaw. So, ito yung gagawin nating line 2. At yung line 1 natin ay i-connect naman natin to dun sa ating toggle switch. Yan. So, itong line 2, line 1 natin, i-connect natin dun sa toggle switch dun sa wash portion. Dun sa wash portion niya. So, ito yun. Ito yun, yung dito sa opposite niya. Dito natin siya kakabit. Kaya, para, pag nag-wash siya, saka pala mag-on yung ating solenoid valve at saka yung ating sensor na tubig. Ayan. So, kaya dito natin siya i-connect. Ayan. So, tapos na yung ating connection. Palitan natin po. So,
ito yung ating line 1. Kukunik natin sa dun sa ating wash portion niya. Sa wash. Electrical tape. So, ito na yung ating connection. Yan. Ito yung ating wash timer. Yan. So nakakonek yung unang dalawang wire niya, itong unang dalawang wire niya nakakonek yan, yung una nakakonek yan dito sa toggle switch dun sa ilalim, tapos yung pangalawa dito sa ating yung wash dito sa kabilang toggle switch. So ayan na yung mga connection niya. So review nyo na lang dun sa diagram na ilalagay ko dyan. So ito naman yung wire na papunta sa ilalim. Yan.